Hey, good day everyone. Ako po si Sky Ripa and you are watching Man Cannot Ride. Mas maganda na hindi lang tayo basta gamit lang ng gamit ng motor. Kahit man papaano, aralin din naman natin yung kung paano gumagana yung motor, kung paano gumagana yung mga parts. At kung mapapansin ninyo sa mga bike reviews, nakakarinig kayo ng mga tinatawag na radial brake masters. Yan. Pero sa tunay, merong dalawang klase ng brake masters. Ang brake master na sinasabi ko is yung brake master cylinder. Yun yung nakakabit dun sa handlebar. Yun yung nakakabit dun sa brake lever natin. Alright, ito yun yung part na yun. Yan, yun yung brake master cylinder. Now, meron tayong dalawang tipo ng brake master cylinder. Yun yung coaxial at yun yung radial. Dalawa lang naman ang pagkakaiba niyan kung titingnan niyo yung aking napaka walang kwentang drawing, but anyway, so ito yung brake lever, ito yung grip, ito yung brake master cylinder. Itong bilog na to, ito yung top view ng brake master cylinder reservoir o yung lalagyan ng brake fluid. Now, ang pagkakaiba lang ng coaxial at saka ng radial, makikita niyo sa drawing, ay yung tinatawag nating orientation o yung action orientation ng push rod. Now, ito, yung mekanismo na ito, yan ay, yan ang simbolo ko sa piston. Anyway, meron niyang piston, meron diyang piston sa loob na meron niyang chamber, meron niyang piston, at yung, ito, yan, yung part na yan, yan yung push rod na kapag piniga natin tong brake lever, matutulak ng brake lever natin yung push rod na to, papasok doon sa chamber nito. Sa chamber na yan, nandun yung may mga pistons dyan or yun yung may tumutulak dyan na nagkakreate ng pressure para yung brake fluid ay matulak papunta doon sa pababa, doon sa brake calipers. Okay? Kita nyo yung push rod, okay, ng coaxial ay ganito ang orientation. Pag piniga mo ang brake lever, ang tulak ng push rod ay yan, papunta doon. Sa radial naman, pag piga mo ng brake lever, yung push rod mismo ay tumutulak pababa kasama dun sa action. Yung, hindi pala kasama, pero similar to the action of the brake lever. Yung brake lever dito sa top view is pag piniga mo pababa, di ba, papunta dito yung brake lever, yung push rod na yun, pababa din. Again, eto, itong drawing na to, hindi ko lang makompleto kasi meron pa yung mga mekanismo dito, iba't iba yung orientation yan, pero yun lang ang pagkakaiba nila. Yung orientation ng action ng push rod na ginagamit para ma-active o para ma-actuate yung piston dun sa master cylinder para mag-create ng pressure dun sa brake lines. O yun yung pagkakaiba ng coaxial brake master cylinder and radial brake master cylinder. Now, meron tayong mga benefits. Kadalasan ang coaxial ay cheaper. Mas mura. Kasi ito yung common na nilalagay sa mga yung entry level bikes, entry level motorcycles na hindi ganun ka sophisticado, ganun kamahal. Ang radial brake master cylinders ay halos kino-consider na as an upgrade. So, ito ay mas mahal kesa sa coaxial. So, this is always like an aftermarket upgrade. Actually, meron akong nilagay na question mark dito kasi cheaper in what sense? Eh, nagpalit lang naman ng orientation. Sa tingin ko, itong radial, kaya nagiging mahal, eh, dahil minamarket nila to na it's a better component than the coaxial. Pero mamaya meron akong ipapaliwanag na baka naman talagang hindi naman talaga sila dapat magkaiba ng presyo. Parang ginagamit lang ng marketing strategy para bumenta ang aftermarket radial brake master cylinders. Kasi ang benefit ng radial, eto ha, sa experience ko na rin mismo, is better brake feel. Which sinasabi ng iba is translates into better braking. Pero may question mark din ako kasi actually hindi naman lahat ng ang performance ng braking components ng motor ay hindi naman talaga nasa components lang.
Actually, nasa skill din ng rider yun. At yung brake feel na tinatawag, sometimes it's very subjective. Sometimes it's very subjective. Pero in my experience with radial brake master cylinders and brake levers na aftermarket, is maganda nga talaga ang brake feel compared to yung coaxial na may tendency na maging spongy. Spongy ang brake feel. So ngayon, pag spongy ang brake feel, na membreno ka na, pakiramdam mo parang hindi mo maramdaman yung brake modulation. So pakiramdam mo parang kinakailangan mo pang itodo pa yung preno. Eh dito sa radial, pag piga mo dito, ramdam mo kaagad yung brake feel is talagang mararamdaman mo. Yun yung nagtutulak sa'yo na mag-isip na maybe it's better for braking. Pero ito yung katotohanan dyan. Ito yung katotohanan dyan. On the streets, public roads, kapag tayo ay matino na nagra-ride, ibig sabihin hindi tayo high speed, hindi tayo racing sa daan, actually hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba ng dalawang to in terms of brake feel. Kasi kung hindi naman tayo humahataw, so we don't need to brake that hard. If we're not braking that hard, tamang-tama na yung average lang natin na braking force. So hindi mo talaga mararamdaman ng matindi na maganda pala talaga ang brake feel ng radial brake master cylinders kumpara sa coaxial. Ganon din, meron ding coaxial brake calipers, meron ding radial brake calipers, pero saka na natin yun pag-uusapan sa sunod ng video. Now, here's a tip. Kung mag-upgrade kayo ng radial brake master cylinder, you know, for better brake feel, ika nga, consider nyo muna na unahin to. Steel braided brake lines. Kasi itong steel braided brake lines, hindi lang pampaganda ng brake feel to. Kasi ang steel braided brake lines, kapag matindi yung, if you are braking hard into a corner, well, ito nangyayari lang to during racing. Okay? During racing. So, if you're braking hard into a corner, yung steel braided brake lines can handle more pressure. Mas steady yung pressure niya compared to yung rubber hose, brake hose lines or brake lines. Rubber brake lines. Well, hindi naman talaga masama ang rubber brake hoses or rubber brake lines. I mean, tumatagal din naman sila. At kung sa street mo lang naman gagamitin, actually, hindi rin naman talaga. It's not the end of the world kung naka-rubber brake lines yung motor mo. Yun nga lang, yung steel braided brake lines, nagiging standard na rin talaga sa mga mid to high-end na mga motor. So, if you are considering upgrading your brake master cylinder, consider also upgrading your steel braided brake lines. Yung mga rubber hoses nyo, gawin yung steel braided brake lines. Kasi itong combination ng dalawang to will actually give you a much better brake feel. And then, of course, ito, yung longevity nito, yung katagalan ng buhay nito, at saka yung durability nito is mas maganda kesa sa rubber hoses. And you know what? Siguro, the best tip that I can give you if you're upgrading your braking system as a whole is ito. Change your brake fluid to .4 or .5.1. Now, yung .5.1, ito yung mga tipong talagang seryoso sa track day riding or racing or competitive racing. So, I guess dito tayo sa .4. Yung .3, lumang-luma na yun. Hindi na yun, laos na yun, kumbaga. So, .4, kasi itong .4 and .5.1 ay mas mataas ang boiling point. Ang kalaban ng braking system ay heat at saka yung pressure. Yung pressure ng piga, yung pressure ng hydraulics, malakas, matindi yan. Matindi ang pressure na yung piga nyo sa brake lever, akala nyo ganun lang kahina yung pressure na yun. Hindi, namumultiply yung pressure na yan. Yung hydraulic pressure all the way down to the calipers and to the pistons dun sa brake calipers. So ang kalaban talaga ng brake system is yung dahil sa pressure at dahil sa friction, nag-generate ng a lot of heat, mas maganda ang brake fluid na mataas ang boiling point. And that is .4 or .5.1. Now, gumawa ako ng video about brake fluids. Ingatan nyo na hindi siya .5. Ang .5 ay iba sa .5.1. Iba ang .5, .5 is different. Now,
go to that video na ginawa ko so that you will understand more about the different types of brake fluids. And then ito, partneran natin to ng sintered brake pad. Brake pads. Yung sintered brake pads, it's a different, it was, mga brake pads yun na different process ang ginamit para mabuo compared to the organic or non-organic or yung mga ordinary brake pads. Itong sintered brake pads ay mas mataas din ang resistance to brake fade kasi mas mataas ang kanyang resistance to heat na nage-generate ng friction at saka ng pressure. So, pag kinumbine mo itong .4 or .5.1 plus sintered brake pads, mas magiging resistant to heat yung braking system. So, kahit talagang walwal na walwal kayo sa throttle tapos very hard on the brakes on the first corner, walang problema ang braking system nyo dahil covered kayo ng mga upgrades na to. Then, naka-radial brake master cylinder pa kayo for better brake feel plus steel braided brake lines for better brake feel. So, sobrang magagamit nyo talaga yung brake modulation and you can properly use trail braking in a corner. But then again, itong mga pinagsasabi ko right now ay tandaan natin, on the streets, hindi naman talaga natin to masyadong mapapansin o mapapakinabangan. Okay? Kung ang inyong motor ay naka coaxial brake master cylinder, tas for daily ride lang naman, for street riding, that's fine. It's okay. It's alright. Huwag kayong mag-alala. It's fine. Kung kayo ay naka rubber brake lines, that's fine. It's okay. If it's for the street, it's fine. It's okay. Basta check nyo lang nang i-check for cracks or for leaks. Ngayon, kung kayo ay gumagamit pa ng .3, which I think is ngayon ang standardized .4, it's fine. It's okay. Kasi nasa street kayo at hindi naman kayo nag-hard braking every corner. Or hindi kayo nag-trail braking every corner. Alright? Hindi kayo nagbe-brake modulation in sa corner exit or sa mid-corner. So, it's fine. It's fine. Pero, again, if you want to upgrade your brake system, then you can consider the radial brake master cylinders plus steel braided brake lines and then .4 or .5.1 brake fluid plus sintered brake pads. Kahit hindi niyo na muna galawin yung disc brakes sa yung disc steel disc brakes, it's fine, it's okay. Kung gagalawin niyo pa yun at papalitan niyo ng mga exotic materials like carbon disc brakes or what, parang prototype racing na kayo nun, parang nasa MotoGP or World Superbike na kayo nun. But anyway, again, I hope you find something useful sa video na to for your bike and for yourself. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman siguro masamang mag-aral tayo tungkol sa mga motor natin. Hindi man siguro masamang meron tayong kaalaman. Ano? Hindi yung tipong gamit lang ng gamit, ride lang ng ride, kain lang ng kain, tambay lang ng tambay kung saan, walwal dito, walwal do, kamote dito, kamote doon. Siguro dagdagan na naman natin ng pag-aaral ng knowledge, tapos dagdagan natin ng pag-aaral ng proper riding skills. So, meron tayong knowledge and skills. And then, develop the best attitude for riding. And number one sa attitude na yan is yung iniisip lagi natin yung safety of others. And then yung safety natin. And safety of everyone on public roads. Alright, I'll see you on another video. This Man Cannot Ride. Thank you so much for watching.